aking channel. So, ito, update naman dito sa bahay ng kapatid ko. Ayan. Nga pala si engineer namin, no? Ito. Engineer. Engineer. So, ngayon, tapos na yung palitada. So, ito na lang yung mga hamba na lang. Hamba, ang pintuan, tapos dito naman sa CR, yung tiles na lang. Tiles, pati dito sa flooring, tiles. Yun na lang gagawin namin. Pero bago namin umpisan mag-tiles, eh, tapusin muna namin itong canopy. Ganyan ito. Yan yung canopy. Dali tinatapingan namin dun sa ibabaw yung pipe stand para yung tubig aagos pababa. Hindi magi-stack dun sa ano sa ibabaw. Ayan, tinatapingan ni Pareng Edwin. Pati dun sa kwan, sa terrace. Yun na lang sa may ano, sa may gilid. Sa may side nya. So ayan. Pagkatapos namin yan, maglalagay na kami ng tubular dun sa ano, dun sa loob. Para sa ceiling. Dito. Bale, dyan namin susuksok yung tubular. Punta doon. Bilang nakapitan ng hanger ng ceiling. At nakatapos dyan, yun naman, yung lababo countertop. Yan. Pagkatapos namin lahat yan, daw kami mag-tiles. Kunahin muna na, daw namin yung bakod. Itong bakod. Bale, mapapalitado yan. Pati sa harap. Tsaka dito sa side, dito lang sa loob. Dito lang sa loob, mapapalitado. Ayan. Ito naman si engineer namin. Ito lang yung inuutosan naming engineer. Ano pre? Ano? Sige, turo mo nga kung ano pa yung kulang niyan. Ayan, turo mo. Turo mo. Yan. Yan ang engineer namin. Lagi nakutusal. Yan, pasok ulit tayo dito. Bale, pag may kabit namin yung tubular, punta doon. Habang kinakabit, pupunta na rin yung electrician para ikabit yung mga tubo dito sa kisam. Para may lagay na rin yung kwan, yung service, para sa service entrance. Ano na ito. May tubo dito na sa gitna. 1.5 inch yan. Para sa service entrance yan. Papunta sa taas. Doon kasi yung service entrance eh. Doon parte. So, bale, ilang spare kaya ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampo. Sampong spare. It's sampo. Ito naman yung main, bale, ewan ko, mga 40 ata ito, 40 ampere siya tayo, no 30. Kapit ba namin? Ay pang ano? Ay pang di pa nakapagpa tayo dito. Bali na subdivide natin. So, ito naman kapit bahay namin dito, tapos yung nandun. Ito hindi pa napatayon dito sa may gitna nila.
Ale, panyata yun eh. Installment. Kasi dito sa harap, installment din yan. Kaya di pa sila nagpatayo. So, medyo marami-rami pang ano, tatrabaho dito bago magpintura mga katulad. Tinitignan ako ni engineer. So makita sana sa YouTube ka to. Oo, sabi ko nandun. Sabi ko kanina mga kajulet na matatapingan dito. Ito ice plant ito para kung sakaling pupunta dito yung tubig ulan, aagos dito. Ayan, ice plant sya. Hindi kagaya dun sa kabila sa kapitbahay yung canopy nila, dito lang ang tinatingan. Dito hindi na. Bale mag-i-stack yung tubig dito sa ibabaw sa kanila. Kaya papakita ko sa inyo. Dali lang. Yan. Dali yan mga kachalit. Yung canopy niya sa kapitbahay. Bale finish na itong sa ilalim. Tsaka sa gilid. Pero sa ibabaw, ito ang itsura niya. Ayan o. Ayan, mag-i-stack yung tubig dito. Kaya pangit na. Ay, tignan. Tsaka maging problema to mga kachalit, yung tubig dito. Pag natuyo yan, papasok sa loob yan. Pag nagpapintura to, sa loob, pag pumasok yan, pag naarawan, doon sa loob, itutulak nung init ng araw doon, yung tubig papunta doon sa loob, masisira yung pintura doon sa loob. Yan, sisipsipin ng semento yan. Hindi naman natin pwedeng pinturahan pag ganyan yung tsura ng ibabaw ng canopy. Kaya kailangan palitada yan. Ice plant para umagos yung tubig. Oo. Maraming sabi siguro ng gumawa nito, hindi na mapapansin ng may-ari nito. Kasi nga, kung nasa baba ka, hindi mapapansin. Kaya hindi nila alam na makikita ng ibang tao, kaya doon nila malalaman. Takit ang pagkagawa nila. Takit ang gawa nila. Kaganan. So hanggang dito na lang mga kachulit. Maraming salamat po sa panonood.